Pampalatayaan mo. So, isang pagkakataon, ngayon hindi mo naman sa international level, no? Ngayon ay year of the consecrated life. Pero ano yung nangis na ibahagi o ng poem ba pa? No? Na ibahagi natin kung ano yung mga bagay na pinagalog sa atin. Saan? Karong saan? Sa lalong pag-ilos ng ating simbahan, no? Ng ating parokya. Nakatutubod sa namahal ko na pagbit na mga pangkakataon. Maging ito man ay sa ministries o maging ito man ay sa apostolate. Pero yun yung hinihingi ko sa atin, no? Na makita ko natin na baka naman naihiya tayong magbahagi, no? Ng mga bagay na nasa atin. At ito po yung kailangan ng simbahan, no? Sa pag-ilos natin ngayon. Sa pag-alasabi na natin, no? Hanggang ngayon, no? The laborers of you. Nakauti yung magkatawa. Kaya sabi, ipanalangin ninyo sa may-ari ng upasan na magpadala ng magkatawa. At yung pong magkatawa, hindi lamang po tumutuloy sa mga pari. Pointer niyo sa mga laiko. We need more people. Saan? Maraming pong mga programa na dapat natin bigyan ng pansin. No? Tagulay po rin bawa ng pangipag-untayan natin sa higit ng pagkilos ng simbahan sa mas malawak na sitwasyon na kinabibilangan natin. No? Yung social actions. Wala tayong napadala nung nagpatawag ng meeting ng social action. Walang available. Walang available na tao. So, kaya po, ay ito po lamang ilang sa mga pagkukulan na kung saan ang nakitaon natin. Sa kulang din mo tayo sa pag-inus tungkol sa ating mga tao. No? Hindi ko gumagawa ng pag-inus yung ating family and life. Sa yung kung ating Bible apostolate, no? Ay wala pong programa na nailalahag na kung saan ay nabibigyan ng pansin. So, may mga pag-ilos o kapagod tayo sa nawa po ay makita raw natin nawa na ito ay matulunan natin. No? Nagahanap tayo ng mga tao na hindi makikilos. Yung pag-ibisa natin, ay isa. Kung baka mayroon sinusunod mag-turo ng katikisim sa mga bata. So, i-encourage natin ang bawat isa. Well, lahat po ito ay walang payo. No? Hindi mo na ako ipamukanya yung gobyerno, sapagat yung gobyerno, no? May regeneration. No? Pero pag hindi input kayo sa simbahan, no? Wala kayong matatanggap. Minsan nga sabi ka ng iba ay kamakatanggap nilang ikismis. No? Yun po minsan intriga. No? Pero ano, bakit? Kasi makita ko natin na yun ang kanyaya ng puno kapag-araw sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Yun ang pinag-complain natin. No? At sa iyong pag-ilos, dahil nga nga po yung mga mento ng mga organis ng pagsimpahan, ang mga ministry, no? Kapag po natin ipinapatupad yung mga gawain at pagkilos na ating mga programang pang-pastoral, pang-litorital, no? Eh, kumikilos tayo na ang nalabit ng pag-ahari ng Diyos. When we perform well, no? Ay masabi natin na tayo ay nakatutulong na kung saan ay maging simbolo na masabi natin na nalalapit na yung pag-ahari ng Diyos. We become movers or not only as receivers. Hindi lang tayo tagapagtanggap. Tayo may kumikilos na naging bahagi mo ng kaganapan ng pagkorito ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo yung patuloy na hamon na
inananis po natin, no? Na makita po natin na nawa ay lumago, no? Para po sa ating parokya. Kaya po, tuloy na po nang sinabi natin, no? Yung mga pagtutol, mga nakalipas po na sa pastoral na gawain, lalo-lalo na po, no? Dito sa na nakalipas na closing ng Year of Hope at opening ng Year of Love, ay muli mong pinagtitibay na yung ano, yung ating pagbabasihan ng ating paglakad bilang isang diocese, ano? Ay ano, yung kung diocesan synod 25 years ago, no? Kasi ito yung mga bagay na kung saan ay pinagbibigyan ng higit na pagtugon, no? Di lang simbahang lupal na bibilang. At ito rin po yung pinapahayag po rin po ng Second Denarial Council of the Philippines. Ito rin yung pinapahayag po ng Second Vatican Council. Kaya lang po ay situated, no? Sa aking higit na pagtugon bilang pamahagi po ng parokya ni San Martin de Porres na kabilang sa Diocese ng San Pablo. Ang ano? Ang isang sambayanan ng kumikilos, no? At nakikipagbilo, no? Nakikipag-isa, no? Participative, no? Bahagi yun ang kung saan yun ang matugunan natin. At sa mga susunod pong mga bahagi yun, yun po yung nais natin na explore. Pero ang hamon na ibinibigay ko sa atin ngayon, sa araw na ito, ay, no, ay paliwanag ko na, ano, na tayo, no, pari, laiko, ay bahagi po ng pagdating, pagpapahayag ng pagdating ng pagtitigtas ng buong may kapal. At yun ay maliwanag na yung pinapahayag sa pamagitan po ng pagbabahagi. Na nawa po huwag natin kalimutan kapag nandoon yung image ni Santa Claus. Hindi pa lamang po yung pagtanggap. Pagkakad po nagsisimula, kasi you cannot give what we do not receive. Pero kung talaga natanggap natin sa Jesus, we cannot but ipahayag, ipabalita, ipangalan ang pagliligtas ng Diyos. Or else, it is not Christ who we receive. Kung yung biyaya na nasa atin, tinatago lamang natin, ay siguro isang kulang, hindi natin natanggap si Kristo. Kasi yun yung bahagi na ibinibigay ni Kristo. At ito rin po yung mensahe ng Kapaskuhan na ano, magbahagi na, kasi hindi yun yung pinahayag ni Jesus. At tayong tinatawagan, particular, lalo-lalo na po mga nagbibig ko sa simba na magbahagi na para sa paglago ng ating parokya. Kung kinakailangan natin mag-isip ng ilang mga pamamaraan para mapalago yung ating parokya, good. Bakit? Maliwanag. Dito nakikita natin yung paglago ng paghahari ng Diyos. Ako ay kumakatawan sa pagpapahayag na dumarating ang paghahari ng Diyos. Ako ay kumikilos na sangayon sa ipinahayag ng Poong ni Papa na ipinapahayag ko ang paghahari ng Diyos. So, we become participants of the living of the kingdom of God. We become movers of the kingdom of God. So, particular na pagkilos natin sa daligtig na ito. Ito yung patuloy natin pangalaan sa pagkat makita ko natin marami tayong pwede nang gawin. No? What we nila? Tao. Neighbors. Sa kaharian ng Diyos. Sa ubasan ng ating Panginoon. Ipanalangin natin sa may-ari ng ubasan
na ano, na tunay na makapagbahagi ng kanilang sarili sa pagpapalago ng upasan na ito ng ating Panginoon. Give love your hearts. Give them up to the Lord. Let us give
things in the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. Through Christ our Lord, for us on the festival of St. Nicholas to lead your church rejoice. So through your splendid her by the example of his holy life, kiss her by his words of preaching, and keep her safe in answer to his prayers. And so with company of angels and saints, we sing the hymn of your praise as without end, we acclaim.